Okay, welcome po sa ating module week 3 for the third quarter period or third grading period. Kunin na po natin ang ating module. Page 1, don't forget to write your name, your grade and section, the date received, and the date returned, and also the study time. So ngayon ay 11 o'clock a.m. and after that, parent signature. Complete the information above. 4, 5 points. Okay? So, ready na tayo? Anyway, vocabulary words sa page 1. Read aloud the fable and vocabulary words 3 times to your parents or guardian after ng ating klase. Okay? Number 1 is quarrel. A heated argument or disagreement, typically about a trivial issue and between people who are usually on good terms. Ito yung pag-aaway. Pag-aaway ng mga tao. That is quarrel. Next, argue. Persuade someone to do or not to do something by giving reasons. Ito yung hindi pagkakasundo-sundo, nagtatalo or magtalo. Pero may kaugnayan itong quarrel at argue, di ba? May kaugnayan din sila. Next is united. Join together politically for a common purpose or by common feelings. United, ito yung nagkakaisa sila. Kung ano yung mithiin nila, kung ano yung goal nila. At kung ano yung vision or mission na gusto nilang mangyari. That is united. And then the last, bundle. A collection of things or quantity of material tied or wrapped up together. Ito yung pinagsama-sama, pinagbigkis, kumbaga sa Tagalog, no? Pinagtali para pag-isahin. Bundle, bundle ng sticks, pwedeng bundle ng damit, or bundle ng bundle, pinagtali or pinagkakaisa-isa. Next. Okay, let's read the story. Okay, story natin, titled, The Bundle of Sticks. Sabayan niyo po ako. A father had 3 sons who quarreled and argued all day. He wanted them to be at peace with each other and to be united was important. But simple scolding would not work. He needed to make them see why being united was important. One day, the father told his sons to gather as many sticks as they could from a nearby forest. The sons returned with a lot of sticks, which the wise father took and formed into a bundle that all of you gathered. Try to break your stick. Each son broke his sticks easily. Then he asked them to try breaking the bundle of sticks that he formed. One by one, the sons tried with all their might, but not one could break the bundle. What does this mean, father? The sons asked. My sons, you should be like this bundle of sticks, said the father. Strong when together and weak when hello. So, ayan po yung short story natin about the bundle sticks na merong magkakapatid na nagtatalo-talo dahil doon sa hindi nila pagkakasundo, quarreled, argue. Ngayon, gusto ng tatay na magkaroon ng kapayapaan, gusto silang magbati. Pero, inutusan ng tatay yung tatlong anak na pumunta sa forest or sa kagubatan para kumuha ng sticks. Ngayon, meron na silang daladalang sticks, sabi ng tatay sa kanilang mga anak. Baliin nyo nga isa-isa yung sticks ng isang piraso. Tag-isa sila. So, madali itong nabali. Then, after that, sige nga, pagsamahin nyo yung sticks at baliin, pero walang nakabali. So, merong ibig sabihin dito si tatay na gustong iparating sa kanilang mga anak na kung sila'y nag-aaway-aaway at nagkakanya-kanya, ito ay mahina. Madaling matalo. At laging nag-aaway, walang pagkakaisa. Para silang isang stick na madaling maputol.
Pero sinabi ng tatay, kung nagsama-sama kayo o nagkakasundo-sundo, katulad ng bundle of sticks, pag binali, hindi ito matitinag, hindi masisira, at may pagkakaisa. Ang pinapahiwatig ng tatay nila rito, magiging malakas kayo kung hindi kayo mag-aaway-aaway mga anak, parang isang bundle of sticks, hindi matitinag, merong pagkakaisa. Yun ang ibig sabihin ng the bundle of sticks. Strong when together and weak when alone. Okay, four questions. Page 1. Answer the following questions. Write your answer on the lines provided dito sa ating module. Okay, number 1. What did the father want about his three sons? What did the father want about his three sons? Next, page 2. What did he tell them one day? Ano ang sinabi sa kanila ng ama? What did he tell them one day? Number 3. Where would they get the bundle of sticks? Saan nila kinuha ang mga bundle ng sticks? Number 4. What did the father ask his sons to do with the sticks? Ano ang hiniling ng kanilang ama na gagawin doon sa sticks? Number 5. What lessons did the father want his sons to remember? Ano ang magandang aral ang gusto ng ama na tatandaan ng kanilang mga anak tungkol doon sa bundle of sticks na yun? And then number 6, do you quarrel with your friends? Yes or no? Pakilagay po rito sa line. How do you feel about it? Next, activity number 2, sequencing of events. Pag sabing sequencing of events, ito yung pagkakasunsod ng mga pangyayari. Nabasa naman natin kanina or pwede natin ulit basahin ang bundle of sticks. Sabi rito sa direction, below are the events from the story, the bundle of sticks. Arrange them in order by putting it in the box below. Makikita natin yung box dito sa baba. Isulat sa loob ng box ang pagkakasunsod ng mga pangyayari. Isulat natin kasama yung letter. Kasama yung letter dito sa module. So, meron tayo dyan 1 to 6 numbers, A, B, C, D, E, F. All you have to do is put your answer on the box. Arrange it properly. Kaya nga sinabi natin sequencing of events pagkakasunsunod. Dito sa 1 to 6 na makikita nyo dito sa monitor, ito yung in order, hindi ito pagkakasunod-sunod. So, basahin ulit natin yung story para malaman natin kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nandito sa module. Okay, letter A, the sons returned with a lot of sticks. Letter B, the wise father gathered the sticks and formed them into a bundle. Letter B, letter C, the father told his sons to gather as many sticks as they can. Then, the father told his sons to take one stick and try to break it. The sons could not break the bundle of sticks. And then, the last letter, letter F, the sons listened to their father and learned the lessons. Sequencing of events, pagkakasunsunod ng mga pangyayari. And then, next explanation. Sa page 2 pa rin tayo, choose a partner. Pwede tayong maghanap ng nanay, ng tatay, ng kapatid, or kasama sa bahay. And share with him or her your dreams. Ano ba yung dreams na to? Ito yung mga pangarap mo. Tell your partner the things that you need to do so that your dreams will come true. Pasabihin mo sa partner mo yon bago tayo magsulat dito sa box. Isulat ito sa loob ng box. Isulat ito ng 5 sentences. Huwag na natin lagyan ng number, 5 sentences continuously po ito. Okay po? Nuulit ko, choose a partner, kahit sino na nasa loob ng bahay nyo. Then share with him or her your dreams. Tell your partner the things that you need to do so that your dreams will come true. Isulat ito sa limang pangungusap. And then activity 4 sa ating page 3. Sabi dito, direction. Draw a picture of yourselves of what you want to be after you have finished your studies. Write one sentence to explain your picture.
After po natin mag-drawing, kukulayan po natin ang ating dinrawing para magkaroon tayo ng malaking points. Next, sa ESP naman tayo. Ito yung pagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino. So ano ba yung mga nagpapakita ng kanais-nais? Ito yung mga nakikita sa ating mga Pilipino na magandang halimbawa or magandang kaugalian na pinapakita natin sa ibang tao o sa pinakisalamuhan natin. Okay? So, kilala tayong mga Pilipino sa ating magandang kaugalian at tradisyon. Nagpapakita ng pagiging mabuting mamamayan ang karamihan sa mga kaugaliang ito. Tingnan ang mga larawan, isulat sa inyong sagotang papel ang bilang na nagpapakita ng pagiging mabuting mamamayan. Ipaliwanag kung bakit ito ang napili mo. Meron tayong limang litrato or limang picture na nasa module sa page 1 ng ESP. So number 1, ang picture na to ay nagpapakita ng pag-alalay sa matanda habang tumatawid. Ginagawa nyo na ba to? Saan po ba tayo nakakita na meron tayong inaalalayang matanda na tatawid, na itatawid natin? Dahil kung hindi natin gagawin yun, baka mapahamak sila or talaga nangangailangan sila ng tulong. Nakakita na ba kayo nito o nakaranas na ba kayo nito? Number 2, pag-alok ng upuan sa matatanda, usually nakikita natin no, sa labas ng bahay or kahit saan natin makikita sa mall, sa palengke na meron nangangalay na matatanda, lalo na sa simbahan, sa church na bibigyan natin ng upuan. Nakaranas na ba kayo nito o nakakita na ba kayo ng ganito? Number 3, magiliw na pagtanggap sa mga bisita. Ito yung mga bisita natin sa bahay. Kung paano nyo ito inaalagaan? Kaya nga sabi rito, ang mga Pilipino daw ay hospitable. Hospitality, yung talagang kahit bagong plato, ilalabas natin para sa ating mga bisita. Or kung matutulog yung mga bisita, kailangan yung bagong kumot ang ipapagamit mo, yung lumang kumot, yun ang gagamitin mo. Okay? Next. Page 2, sa ESP, pagdiriwang ng mga mahalagang okasyon. So, paano natin pinapakita ang mga kaugaliang nating mga Pilipino sa pagdiriwang ng mga mahalagang okasyon? At number 5, voluntaryong pagtulong sa nangangailangan. Ito yung mga feeding program. Yan. So, kailangan volunteer ka. Nasa puso mo yung pagtulong. Ngayon, nakita na natin yung mga limang larawan na nasa module natin. Ano ba ang gagawin natin dito? Okay. Sa gawain ito, sabi dito, pumili lang ng dalawang larawan. So, dalawang larawan lang pong pipiliin natin. Hindi tatlo, hindi apat, hindi lima, hindi isa, kundi dalawa. At sa isang buong papel, one whole sheet of paper, pwedeng bond paper, yellow paper, or white paper, basta isang buong papel, sa inyong pagpapaliwanag, isulat lang ito sa anim na pangungusap. Pagkatapos, paka-staple ang inyong gawa dito sa module natin. Uulit ko, pumili lang ng dalawang larawan at ipaliwanag kung bakit mo ito napili. At dito sa page 2, panoorin at sagutan. Panoorin ang kwentong palusong na ilalagay natin ang link dito hanggat maaari gumamit ang headset or earphone para mapakinggan natin mabuti yung pag-uusap kung ano ang ibig sabihin ng palusong. Ang palusong, ito yung pagpapakita ng pagkakaisa-isa ng mga Pilipino, pagpapakita ng magandang kaugalian sa ibang tao. Ito yung pagmamalasakit, pagbabayanihan. Yan ang ibig sabihin dito sa kwento. Okay po? Then after noon, isulat natin sa notebook ang mga tanong sa kwento at ang inyong sagot. Okay, hanggang dito na lang po ang ating module explanation. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. God bless you. Salamat. Paalam.